po si Deepred. Samahan niyo po akong tuklasin ang bumabalot na misteryo at hiwaga sa mundong ating ginagalawan dito sa Deepred Mystery Files. Kasalukuyan kong pinagmamasdan ng pamilya Azuzuelo sa madilim na sulok nitong malaki nilang bahay. Malapad ang ngiti ng mga ito habang nanonood ng palabas mula sa napakalaki nilang telebisyon. Habang nagwawalis ng kasambahay nilang si Rina, panay naman ang titik sa kanya ni Don Larazito Azuzuelo, ang kanyang amo. Sa tuwing napapalingon ng kasambahay sa gawin ng amo, ay kinikinitan siya nito. Abala naman ng kasawa nitong si Doña Esmeralda sa pagtipa ng laptop nito. Tawang ang tatlong anak lamang ng mga ito ang nakapokus sa panonood ng palabas sa TV. Napailing ako na magsimulang bumuwa ang paningin ni Don sa mga hitaan ng kasambahay nila. Nabaling lamang ang atensyon nito nang tawagan nito ng panganin nitong anak na si Sent. "Daddy, let's watch creepy movie later." Kapag tulog na si Jans. Tumango lang ang ama nito. "Yeah, sure son. Later. Maaga pa naman eh." At saka'y binaling ulit ang paningin sa kasambahay. "Rina, come here." Ang sikaw ni Amazona, ang pangalawang anak ng Don at Donya. Nagmamadali naman ang kasambahay na lumapit. "Bakit senyora? May pag-uutos po ba kayo?" Tinasa na naman siya ng kilay nito. "Malamang, tatawangin ba kita kung wala, Rina?" Nakasmirk na sambit nito. "Pamani po, ano po pala ang iutos nyo?" Nakangiti niyang tanong. "Clean my room. Make sure na mas malinis pa sa pagmumukha mo ang silid ko." Tumango lamang ang kawawang kasambahay pagkatapos ay nagtungo na sinasabing silid ni Amazona. Dahil sa pagod sa paglilinis, hindi na malay ng dalagang kasambahay na nakailip na siya. Sa kalat ba naman kasi ng kwarto, sino bang hindi mapapagod niyan? "Anak, oras na para gawin mo ang bagay na dapat matagal mo nang ginawa." Nakangiti ang inay sa akin. Tiningnan ko naman ang mga tao nasa kanyang likuran. Nakatitig lang ang mga ito sa akin. Naramdaman kong hinahawakan ni inay ang aking pisngi. Hindi ko na malayang basa na pala ito ng aking mga luha. Gabi-gabi nila akong binibisita. Kinakamusta kung ayos lang ba ako rito. Tinanguhan ko lang silang lahat. "Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa lahat." Napahawak ako sa ulo ko dahil sa sakit. May kung anong mabigat na bagay kasi na tumama rito. "Hindi ba't sinasabi ko sa'yo na maglinis ka?" Dumudugo na ang gilid ng noo ko. "Naidip lang po ako saglit. Pasensya na." Pinandilatan siya nito. "Maganda ka na makakain at kami maghapon na." Tumalikod na ito at nauna nang lumabas sa kanya. Pinulot niya muna ang shot glass na ibinato nito sa kanya. Buti na lang, hindi ito nabasag. At saka humarap siya sa malaking salamin. "Pagbabayaran niyo ang lahat ng ginawa niyo. Oras na para singilin ko kayo sa mga inutang niyo." Pinahid niya ang dugo na bumalisbis sa kanyang mukha
at lumabas. Naghahapon na ngayon ang pamilya ang Susuelo. Nakatayo lang si Rina sa bukanan ng pinto papasok sa kanilang kusina. Tiningala nito ang malaking orosan na nakalagay sa dingding ng kusina. Ngumiti ito ng malalimonyo. Niligpitan ni Rina ang pinagkainan ng pamilya. Pumasok naman ang bunsong anak ng Don at Donya na si Jans. Gumawa ka doon ng mainom at makakain. Manonood daw sila ng movie. Tumalikod na ang 5 taong gulang na si Jans. Bigla itong humarap sa kasambahay na parang may nakalimutan na sabihin. Gawan mo na rin akong gatas. Matutulog na ako. At tuluyan na nga itong lumabas. Inilapag ni Rina ang ginagawa niyang juice at pancake sa mini table na kaharap lamang ng malaking telebisyon. Rina, patulogin mo na si Jans. Sambit ang Donya. Nasa sili na sila at madali namang nakatulog ang budbit. Pinatay niya ang ilaw at lumitaw naman ang kanyang ina. Anak, ngayon na. At naglaho na ito na parang bula. Lumabas siya at tinignan ang pamilya Susuelo. Tanging ang liwanag lamang ng malaking telebisyon ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nilapitan ito ng dalaga at numiti na mapagtantong na himlay na ang lahat. Nilagyan niya kasi ng papatulog ang juice na ginawa niya. Lumapit siya sa malaking TV at ekspertong kinalikot ito. Binuksan niya ang mga ilaw at ngayon kitang kita na sila sa malaking screen. Pumasok ito sa kanyang silid at pagbalik nito ay may dala-dala ng malaking balde na naglalaman ng lubin, martilyo, tako, gunting, kutsilyo at marami pang iba. Sinimulan niyang itali ang pamilya Susuelo isa-isa. Napakahusay niya kung iyong titingnan. Nang matapos ang ginagawa ay lumapit siya sa malaking screen ng TV. Kitang-kita ang mukha niya roon. Ngumisi ito at nagsalita. Ngayon ang tamang araw at oras. Nakakatakot ang ngiti nito. Biglang gumalaw si Doña Esmeralda. Nagulantang ito sa mga nakikita sa kanyang harapan. Anong ibig sabihin nito, Rina? Nanginginig na sabit ito. Nagising naman ang lahat at ganoon din ang naging reaksyon nila. Habang ako, doon lamang nakapokus ang tingin sa malaking TV. Napakalino kasi nito. Ngayon ang oras ng aking paniningil. Kinaladkad niya si Esmeralda. Kilala mo ba si Agripina Malipuerte? Mahinahon, ngunit may diin ang pagtatanong nito. Nanginginig ito. Hindi makapagsalita. Si Agripina Malipuerte ay ang aking ina. Namaday ito dahil sinagasaan mo. Bali-bali ang buto at hindi makalakad hanggang sa hindi niya nakinaya. Kaya namatay ito. Pinagbintangan mo pang naging kalagyan ng asawa mo, isang demonyo. Kinuha nito ang kutsilyo at sinaksak niya ito ng 3 beses sa gilid si Esmeralda na ngayon ay hindi na makagalaw. Nagpapamiglas naman si Lazarito at Saint habang iyak lang ng iyak si Amazona. Huwag kayong magalala. Kayong lahat ay gagawin kong butal ang pagkamatay niyo. Tapos,
tumawa ito ng malakas. Nagkalat ang dugo sa sahig. Ang dating puting tiles ay naging kulay pula. Hindi pa siya nakontento. Pinuhot niya ang ginang at inilagay sa maliit na mesa. Kinuha niya ang baseball bat ni Sen at sinimulang hampasin ang ulo ni Esmeralda. Nagsitalsikan ng mga dugo. Puno na rin ang dugo ang kanyang muka at basag na basag ang pamumuka ni Esmeralda. Kinuha niyang palakol at pinutol ang kamay at paa nito. Pinulot niya ang mga piraso ng katawan nito at inilagay sa balde. Nagtungo siya sa kusina at pinakuluan ang mga ito. Pagbalik niya ay dala niya ulit ang balde at isang bowl na naglalaman ng pati ng katawan ni Doña Esmeralda. Hinarap niya si Amazona. Kainin mo. Nagsimula na itong masuka. Kainin mo, sabi. Tapos, pinilit niya itong ibuka ang bunganga ng babae at pinakain ng katawan ng ina. Umiyak ito habang sumusuka. Para iyan sa hindi mo pagpapakain sa akin. Samantalang ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay dito. Kinuha niya ang gunting at pinagsasaksak ito sa ulo. Sumirit naman ang napakaraming dugo na parang balls. Tumirik ang mga mata nito. Hindi pa nakontento ay pinalako niya ang ulo ng babae. Lumabas ang utak nito. Kayo ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya ko. Kung nandito siguro ako noong mga panahon na iyon, siguro isa na rin akong inuuod na bangkay ngayon. Kinuha rin niya ang puso ng babae. Tumitibok-tibok pa ito sa kanyang kamay. Nilagay niya ito sa mesa at sinimulang hiwain. Mga walang utak, hindi marunong mag-isip. Pinanggigilan niyang hiwain ang utak ito hanggang sa maging pino. Ang puso naman na tumitibok-tibok pa ang tinusok niya. Hindi kayo marunong magmahal, kaya dapat lang nakunin ko ang inyong mga puso dahil wala naman itong sabi sa inyo. Nanginginig naman ang dalawang lalaki sa takot. Naihi si Don Lazarito sa kanyang pantalon habang si Saint naman ay nagpupumilas at pilit na kumakalwala sa pagkakatali. Huwag mo nang subukan pang kumawala. Alam kong ikaw ang gumuhasa sa kapatid kong si Ria. 5 taon na nakalipas. Napakda ito sa sinabi niya. Hindi totoo yan. Girlfriend ko si Ria. Tumawa naman si Rina ng malakas. Girlfriend? May girlfriend bang pinipilit sa ayaw niya? Pumunta ito sa kabinet at hinagilap ang shotgun na pagmamayari ni Don Lazarito. Pinagtulungan niyo siya. Kayo ng mga kaibigan mo. Magkasamang sampal ang binigay nito. Rina, patawarin mo kami. Hindi namin sinasadya. Pagsusumamo ni Saint. Hindi ako maaawa sa mga katulad niyong halang ng mga kaluluwa. Umiiyak na tugon ni Rina. Nagsilbi ang pamilya ko sa inyo ng tapat. Wala kayong narinig sa kanila na kahit anong sumbat. Tapos ganun-ganun. Para siyang sinapi ng demonyo sa paraan ng pagtitig niya sa dalawa. Ikaw, Lazarito, masaya ka ba sa mga ginagawa mo sa akin gabi-gabi? Napakawalang yamo. Titig na titig talaga ako sa ginagawa ni Rina.
Napapailing ako sa kabrutalan niya. Lumabas ito ng bahay at pagbalik ay madala ng itong chinsu. Ngayon, sino ang unahin ko sa inyo? Umisi ito ng malapad at saka pinanda ng chinsu na hawak. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa kaibigan mo ngayon, Saint? Malamang malamig na bangkay na ang mga yun ngayon. Tapos, malakak na naman siya. Hinila niya ang panganay na anak ni Don. Pinadapa niya ito sa namumulang sahig. Hinati niya ang katawan nito gamit ang chinsu. Pinira-piraso kagaya ng ginawa sa utak at puso niya Masona. Napakaraming dugo na ang dumanak at napakalangsan na ng amoy. Kinuha niya ang daliri ni Saint na may dugo, saka kinurus niya ito sa noon ni Lazarito. Nakakatiring tingnan ang mga katawang nagkalat at nagkapira-piraso sa sahig. Ngayon, ikaw ang pahihirapan ko ng gusto. Tumigil ka na rin ha. Nagbamakaawa ako sa mga nangyari sa buhay ko. Hindi na ako marunong maawa. Nakikita mo lahat ng to? Itinuro niya mga palakol at iba pang kagamitan sa harapan nito. Itong lahat ay gagamitin ko upang kitilin ang buhay mo. Umupo ito sa kabilang couch at nakatikwatro. Sa tuwing naalala ko ang ginagawa mong pambababoy sa akin gabi-gabi, nandidiri ako sa sarili ko. Inabot nito ang bat, saka pinagpapalo ang mga hita ng lalaki. Pagkatapos, ay kinalagan niya ito. Sinubukan itong tumayo, ngunit hirap ito dahil sa natamong palo. Kinuha naman niya mga pako at martilyo at pinuno ang katawan nito ng pako. Hinang-hina na si Don Lazarito. Tumitig ito sa malaking telebisyon. Hindi nito inaasahang ang masayang panonood nila. Sana ngayon ang palabas ay magiging karumadumal na pangyayari. Pinagbasta na doon ang katawan niya sa malaking screen. Napasagawa ito nang biglang putulin niya rin ang kanang kamay niya. Makasalan ang kamay. Dapat lang naputulin. Hinawakan niya ang naputol na kamay at pilit na ibinalik ito sa pagkakaputol. Sigaw ulit ito. Kaliwang binti naman ang pinutol niya. Naghahabol na ng hininga si Don Lazarito. Nabigla silang dalawa ni Rina nang bigla may umiyak na bata. Daddy? Mabilis na lumapit si Hans sama at niyakap ito. Patakasin mo ng bunso ko, Rina. Please. Nahihirapang sambit ni Don Lazarito. Ayaw mo. Sama-sama kayo mamamatay. Kinuha ni Rin ang bata, pati ang balde. Ginulgo niya ang leg nito at inilagay ang lahat ng dugo ng bata sa balde para itong ginulgol ng manok. Mabilis naman itong nawala ng buhay. Ngayon nasilayan mo na ang brutal na pagkamatay ng iyong pamilya. Maaari ko nang kunin ang ngayong makasalan ng mata at ipakain sa iyon mong buo. Kunting naman ang ginamit niya sa pag-ukit sa mga mata nito. Nakakatakot tingnan ng Don. Pinilit na ipinasok ni Rina sa bungangan ni Lazarito ang mga mata nito. Walang nagawa ang lalaki
kundi kainin at lunokin ang sarili nitong mga mata. Any last wish, Don Lazarito? Pagtatanong ni Rina dito. Magkita na lang tayo sa impyerno, Rina. Nahihirap ang sambit nito. Mauna ka na ron. Susunod ako. Walin banggit niya bago kinalapit ang trigger ng shotgun na kanina pala hawak. Inilibot niya ang paningin. Lumapit sa sarap na telebisyon at nagsalita. Ngayon, nakita niyo na kung paano maningil ang buhay si Rina Malupuerte. Para ito sa pamilya ko, sana'y natahimik na ang kaluluwa niyo. Itinutok nito ang balit sa sentido at pinutok ito sa sarili. Ka! Sigaw ko. Mahusay, Isabela. Bagay talaga ang papel na ito sa iyo bilang Rina. Pagbati ko sa kanya. Nagpalakpakan naman ang iba pa. Thank you for watching. Please do like, share and subscribe on this video and channel of One Gal. Keep safe everyone and God bless. Black Maria. Tara na, halika sa channel ni Black Maria. Mga sari-saring kwento, nakababalaghan, nakakahalina. Sa katatakutan nating destinasyon, galing sa malikot na imahinasyon. Pasukin natin nakababalaghan, kaya kumapit ka na ngayon. Hangga ka na bang manginig sa kwentong bago sa iyong pandinig? Puso mo'y kakabog at biglang pipintig ang mga kwento, di mabibilib. Makakarating sa mundo, nakababalaghan. Kaya halika, pindutin mo na, mag-subscribe ka na. Subscribe na kay Black Maria. Black Maria. Magandang araw at gabi, mga kakulay. Different Mystery Files. Let's go. Magandang araw at gabi, mga kakulay, na nagpatunay. Ako nagbigay ng kulay sa inyong buhay, malalim na pula. Sa horror ang ihahatid, yan ang totoong meaning ng Deep Red. Deep Red Mystery Files.